Ayan mga kapwistuhan, napakahalaga ng araw na ito para sa amin sapagkat tayo ay nabautismuhan na sa awa ng Diyos at pati ang mga ibang kapatid nito. Pag-usapan natin bakit ba ito mahalaga at ano ang kaibahan na isang tao ay babautismuhan na kapag ito ay may isip na kumpara doon sa binabautismuhan na kahit ito ay isang lupa. Mayroon bang kaibahan ito na binabautismuhan ka ng may isip na at kumpara doon sa sanggol ka ba binabautismuhan? Napakahalaga po kasi mga kakwintuhan kung ano ang mas mabisang pagbabautismo na may isip ka na at saka nung wala ka pag-isip. Kaya sana mga kapintuhan ay mapanood, mapakinggan, tapusin ito ang ating video hanggang sa dulo. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ang sulok ka man ng mundo na andon, magandang buhay. Mga kakwintuhan, hindi naman lingid sa atin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw o isinisigaw. May mga katanungan. Katanungan na maaaring ito'y nakagugulo sa ating isipan sapagkat walang nakakaalam kung ito ay may mga kasagutan. Ikaw, ako, sila, tayo. O pwedeng mga katanungan ay pare-pareho. Minsan nga, ito ang sanhi kung bakit tayo'y nalilito. Kakwentuhan, may alam ka bang malalapitan? Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Magtanong ka, sasagot ay Biblia sa pamamagitan ni Brother Eli Soriano. Ayan mga kapwistuhan, napakahalaga ng araw na ito para sa amin sapagkat tayo ay nabautismuhan na sa awa ng Diyos at pati ang mga ibang kapatid nito. Pag-usapan natin bakit ba ito mahalaga at ano ang kaibahan na isang tao ay babautismuhan na kapag ito ay may isip na kumpara doon sa binabautismuhan na kahit ito ay isang lupa. Mayroon bang kaibahan ito na binabautismuhan ka ng may isip na at kumpara doon sa sanggol ka ba binabautismuhan? Napakahalaga po kasi mga kakwintuhan kung ano ang mas mabisang pagbabautismo na may isip ka na at saka nung wala ka pag-isip. Kaya sana mga kapintuhan ay mapanood yung mapakinggan mo. Taposin ito ang ating video hanggang sa dulo. Ang katunayan, kahit isang bata, walang binautismohan si Kristo at mga apostol. Eh, Brother Eli, ano na po nangyayari dun sa mga batang bininyagan sa Katoliko? Ay, wala namang epekto yun eh. Ang totoo, hindi naman nabibinyagan yung mga bata eh. Sabi nung pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espiritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Yung bata, sabi naman, Ganun yung bata, no? Eh, yung amen, salitang Ebreo yun. Ang kahulugan nun, tinatanggap ko. Sino nabinyagan? Yung sakristan. Kaya kung 10 beses nagbautismo pare, 10 beses sahod naman ang sahod yung sakristan dun. Kaya walang binyag yung bata. Hindi totoo. Ang bautismo po sa Biblia, yun ang tinatawag sa Katoliko na binyag. Ang bautismo po sa Biblia, yan po ay pagpapatawad, paghuhugas ng kasalanan, sinyal o umpisa ng pagbabagong buhay. Pag nabautismuhan ka, sumampalataya ka sa aral ng Diyos, dun ka po mag-uumpisang magbagong buhay. Pakinggan nyo sa Gawa 22:16, ganito nakasulat. At ngayon, bakit ka tumitigil?
magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Ang bautismo po, paghuhugas ng kasalanan. Yan din ang umpisa ng pagbabagong buhay. Diyan pinapatawad ang kasalanan ng tao. Pakinggan niyo po sa 2:38 uli ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan." Ayan. Diyan po pinatatawad ng Diyos ang kasalanan. Bawa, nakagawa kang kasalanan sa 25 taong kang puro kasalanan ginawa mo. Pagdating nung tiyempo na babautismohan ka, pinapatawad po ron. Pagkapatawad na sa bautismo, lalakad ka na sa panibagong buhay. Sa 6:4 po naman ng Roma, pakinggan nyo. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayun, yung nabautismuhan, nalibing na yung ating dating pagkatao, yung lasenggo, yung babaero, yung bisyoso, yung masamang pagkatao, ililibing na yung sa bautismo. Ililibing sa tubig. Aahong ka sa tubig, bago ka ng tao, maglalakad na sa pagbabagong buhay. Sa 6. Nanalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Upang ang katawang salarin ay magiba. Nang sa gayon. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sa umpisa po sa bautismo, magbabagong buhay, yung ating katawang salarin, giniba na yun sa bautismo, lalakad na tayo sa pagbabagong buhay. Yun po ang kahulugan ng bautismo. Kaya kami, pagka may mga miyembrong bagong aanib sa amin samahan, binabautismuhan po namin. Pasimula yun at senyalis ng pagbabagong buhay. Kung dati ka naglalasing, hindi ka na maglalasing. Dati ka nagsusugal, nagweweting, nagbibingo, hindi na. Dati kang babaero, mula ngayon, hindi ka na magbababae. Dati kang magnanakaw, di ka na magnanakaw. Ayan kakwentuhan, ating napanood, sabay-sabay nating narinig, katanungan na talagang Biblia lang ang may kasagutan. Kaya't kakwentuhan, kung iyong nagustuhan ang ating video, baka naman po pwede mong i-share, pakilike na rin at subscribe ang ating channel. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated tuwing meron tayong bagong ina-upload dito sa ating munting channel. Ako si Ding Fernan, ang host ng Kalikwento Ituan. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat palagi tayong lahat. God bless!